Siya ang nasa likod ng lahat? Yes, boss. He was the person behind it. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 13th kabanata. Hindi mapigilan ni Thalia na maiyak. 2 linggo na ang lumipas. At hindi niya na mapigilang mag-alala dahil sa nangyayari sa kanya. The vomiting, the nausea, and the morning sickness. Am I pregnant? Tanong ni Thalia sa kanyang sarili. Habang hawak ang tiyan at pinapakiramdaman. Mabuti na lang at lagi siyang may dala na pregnancy test. Which is valid dahil doktor siya. Pikit mata na pumasok si Thalia sa banyo. Habang si Jeremy naman ay panandali ang tinalikuran ng trabaho at ipinaubaya muna ito sa kanyang assistant. Bago naman niya ipinagkatiwala, ay sinigurado niya munang mapagkakatiwalaan ito. Ilang minuto siyang naghintay bago tuluyang lumabas ang resulta. Jeremy! 2 lines! Sigaw ni Thalia at nagtatatalo na sa tuwa. Agad namang nilukob ng yakap ni Jeremy si Thalia. Oh, thank you. And please be careful from now on. Now that you're pregnant, love. Yumakap naman pabalik si Thalia, along with their daughter, Keishi. Still recovering, pero umaayos ng lagay. The coma ended, at pwede nang makipaglaro si Keishi, kahit may limit ng konti. Dahil nga naturing ang doktor si Thalia, 24/7 siyang binabantayan ng anak. Her sweet little one. Mommy? Pupungas-pungas na tumawag si Keishi sa kanyang ina na si Thalia. Mabuti na lang at hindi na humihiwalay ng tulog si Thalia, kaya agad niyang naagapan ang kailangan ng anak. Here, have some water. Take this. Does your throat still hurt? Nag-alalang tanong ni Thalia. Tumango naman si Keishi pagkatapos iabot ang baso. Yes, but don't worry, Mom. I got this. Don't be sad. Saad ni Keishi at niyakap si Thalia. Come on, it's still early. Get some more rest. Inihiga ni Thalia ang anak at hinalikan sa noo bago tuluyang humiga na rin. Malambot ang kama, malawak at mabango, kaya gugustuhin mong mahiga dahil sa sobrang komportable nito. Still asleep. Manang-mana talaga. Heist! Ganito pala ang pakiramdam kapag masyadong magandang asawa. Saad ni Jeremy sa sarili habang tumatawa sa harapan ng bintana. Parang baliw na kinausap ni Jeremy ang sarili at may pa-action-action pa itong nalalaman. Anong ginagawa nun? Nalimpungatan si Thalia dahil sa bulto na naaninag niya. Ready na siyang sumigaw at maghurmintado. Mabuti na lang at naalala niyang walang ibang taong gising ng ganoong oras kung hindi si Jeremy lamang. Bigla akong nagsisi na sumama ako sa'yo. Napatalon sa gulat si Jeremy at nilingon si Thalia. Tumawa naman ito sa kanya at masuyo siyang niyakap. Ang aga mo naman nagising. Dreaming of me? Tanong ni Jeremy habang hinahagod ang lugay na buhok ni Thalia. Nightmare tawag doon. Huwag papalin lang. Pabirong hinawakan ni Thalia ang labi ni Jeremy at pinataka nito ng halik bago talikuran. Nahabol naman ni Jeremy ang braso ni Thalia kaya tuluyan niyang naiharap ito sa kanya. Bawal tumakas. Stealing a kiss is a sin. Sa kalagitnaan ng gabi, saksi ang 3 bituin at ang bilog na buwan. Muling pinagsaluhan ni Jeremy at Thalia ang halik ng pagmamahal. Kinabukasan ay kinailangan ni Thalia na magluto. Kahit na meron silang personal chef dahil na rin sa hindi niya gusto ang bawat pagkain na nakikita niya sa lamesa. That tastes awful. Saad ni Thalia habang nasa gitna ng hapag. Kasama ni Keishi at si Jeremy, tinungo niya ang banyo upang iluwa lahat ng kinain niya. Simula kaninang umaga. You okay? Let's see a doctor first. Naawa ko sa itsura mo. Saad ni Jeremy habang hinahagod ang likod ni Thalia. Jeremy, I'm fine.
It's normal sa mga nagbubuntis. Kung sana inalagaan mo ko noon kay Keishi, may alam ka sana sa ganitong bagay. Saad ni Thalia, tinaas naman ni Jeremy ang damit nito at hinagod. Don't worry. I'm not flirting. I'm just helping you. Paglabas sa banyo ay nakita ni Thalia si Keishi na pinaglalaruan ng pagkain. What are you doing? Wasting food? Agad namang rumihisra sa mukha ng bata ang takot. Mommy, I'm adding them. Look at this one. It shows multiplication. Napakamot sa ulo si Thalia at naupo na lang sa hapag. Dumating naman si Jeremy sa hapag na bitbit ang pagkain. Here, take this. And take your medicine. Saad ni Jeremy. Noong kukunin na ito ni Thalia, ay agad namang hinablot ni Jeremy. I forgot, you're pregnant. Taking medicine is not an option. Acetaminophen, such as Tylenol for fever and pain, can be taken by pregnant women. Acetaminophen relieves fever and headache and other aches and pains. It does not relieve inflammation. Inagaw naman ang pabalik ito ni Thalia. Hindi naman delikado ang gamot sa kanya. It is more likely a painkiller. Painkiller lang to. Sumakit kasi bigla ang tiyan ko. Saad ni Thalia. Wait. Did you say may masakit sa'yo? Right? Tango naman ang sinagot ni Thalia kay Jeremy. Agad na kinuha ni Jeremy ang anak at ang susi. Nagtungo ito sa sasakyan. At ditong sumunod si Thalia na nakapajama pa. Where are we going? Hindi naman nagsalita si Jeremy at pinagbuksan si Thalia ng pintuan. Pagkarating sa ubi ay agad na pumasok si Thalia sa loob kahit nalito pa rin ito. Please check my wife. She's in pain. I don't want to lose our child. Saad ni Jeremy. Jeremy, masakit lang ang tiyan ko dahil sa sinuka ko. Hindi masakit dahil nadulas or nabaldog. Ano ka ba? Saway nito. Namukaan si Thalia ng doktor. Dahil na rin sa husay nito, ay maraming nakakakilala kay Thalia. Ikaw pala yan, Dr. Thalia. Let's check na lang din po. Sayang naman ang punta niyo. Pagkatapos ng session ay hindi pa rin tumitigil si Thalia kabunga nga kay Jeremy. Hindi naman sumagot si Jeremy at nagiging sulsul pa ang anak kay Keishi. I told you so, Daddy. You're just overacting. Natawa naman si Thalia sa sinabi ng anak. Nakikita niya ang batang version niya. I'm tired. Let's go. Saad ni Thalia dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Nahihilo siya na hindi niya maintindihan. Pregnancy problems? Agad namang inistart ni Jeremy ang sasakyan at pinaandar ito. Minuto lang lumipas at tagumpay na sila nakauwi. Wala naman sa mood si Thalia na makipag-usap, kaya dire-diretso lamang siya papasok. Hawak ang kamay ng anak niya. Mommy is not fine, Daddy. Look at her. Saad ni Keishi kay Jeremy, sa pagpasok ni Thalia sa kwarto, ay agad siyang nahiga at binitawan ng anak. Just let your mommy rest, okay? She's tired. Saad ni Jeremy at iginiya ang anak papuntang kabilang kwarto, kung saan ang baby's room nakasama na ang playroom. Nalimpungatan si Thalia sa brasong yumakap sa kanyang bewang. Ang isang maliit na braso naman ay minamasahe ang pisngi niya. Too obsessed, guys. Saad ni Thalia at dahan-dahang bumangon. Wala pang isang buwan ang tiyan niya at linggo pa lang nakalipas. Pero kung tatuhin siya ng mag-amay, akala mo malapit ng kabuwanan niya. I love you. Saad ni Jeremy at mahigpit na niyakap ang anak, along with Thalia. Pinagitnaan nila ito. I love you more. Sagot ni Tali kay Jeremy. Muli ay nakaidlip si Thalia at nagising sa isang napakahalimuyak na amoy. What's that smell? Agad na bumangon si Thalia at itinungo ang dingding. Nandoon ay kinakain ni Jeremy ang specialty nitong dinuguan. Oh, you're awake!
Come on, dine with us. Kaso baka hindi mo magustuhan eh. Hindi naman nagsalita si Thalia at naupo. This looks so delish. Yum, yum. Kinuha ni Thalia ang kutsara at tenedor at nag-umpisa na siyang lantaka ng pagkain. Nahihiwagaan na tinignan siya ni Jeremy habang kung anong takaw ni Thalia ay siya namang takaw ni Kishi. Kinagabihan ay binantayan ni Jeremy si Thalia kung may mararamdaman itong iba o kung anong mangyari dito. Napag-alaman ni Jeremy ang pagsalungat ni Mr. Cosmo sa mga pangyayari, kung paano niya iniba ang kwento. Mr. Cosmos? Siya ang nasa likod ng lahat? Sigaw ni Jeremy habang kausap sa telepono ang assistant. Yes, boss. He was the one behind it. Napag-alaman namin dahil sa bawat fingerprints na nalikom namin sa mga misteryosong dulat at lahat. Saad ng assistant na to. Naaalala ni Jeremy na natutulog pala si Thalia, kaya naman humina ang boses na to. Pagkatapos ni Jeremy na makipag-usap sa assistant, ay binalik na niya ang atensyon kay Thalia na mahinding na natutulog. Nilagyan niya ng towel ang kilikili nito. Old school medicine ang tawag sa ginagawa niya. Ungol ni Thalia nung inilapat ni Jeremy ang maligamgam na tuwalya sa noon nito. Dahil sa narinig nitong ungol ay lihim na napangiti si Jeremy. Everything that he just did for the sake of Thalia, handa siyang alagaan ang babae. Pinagdarasal niya ang nararamdaman nito. Nagpapasalamat siya sa may kapal sa lahat-lahat. Walang labis, walang kulang. Dahil na rin sa buntis si Thalia, ay masela ng galaw nito. Hindi pwedeng musigaw dahil delikado. Gusto ko ng pakwan na square, Jeremy. Kinaumagahan ay maagang request ni Thalia ng imposibleng pagkain. Pakwan na square? Saglit, di ba parang kakaiba naman nun? Tanong ni Jeremy, ngunit umiling na lang si Thalia at ngumuso. Huwag na nga. Tampo nito. Square or cube watermelons are watermelon grown into the shape of a cube. Cube watermelons are commonly sold in Japan, where they are essentially ornamental and are often very expensive. The price is as high as $200. Unfortunately though, despite the food's hefty price tag, square watermelons are not good to eat. In order to produce the most aesthetically pleasing fruit possible, growers harvest the melons before they are ripe, rendering them almost inedible. Dahil sa nalaman ay hindi na lang ginusto ni Thalia na kainin ito. If ever she knew, hindi na niya sana ginusto. I want to decorate na lang. Let's buy some decorations? Napahinga naman si Jeremy at nagpasalamat sa Diyos na hindi weirdong bagay ang nais ni Thalia. Sure, let's go. Tanong nito. Nag-excuse naman si Thalia at sinabing sa powder room lang siya. Naglinis siya ng katawan, took a half bath at nagbihis. Thalia looks formal, but she more likely look like a dean. An admirable one. You're drop dead gorgeous, saad ni Jeremy na kanina pa nakahanda at ang anak naman iniabot kay Thalia ang susuotin na sweatshirt ito with matching jagger pants. My daughter knew what fashion is. Manang-mana talaga. Pinisil ni Thalia ang pisngi nila at hinalikan. Agad naman silang nagtungo sa garahe upang kumuha ng kotse na sasakyan. Ferrari na lang muna. Huwag naman masyadong showy. Saad ni Thalia at agad naman sumunod si Jeremy. Sa pader sa garahe ay nakalagay ang bawat susi ng kotse. 8 kotse to be exact. The remaining 92 ay nasa kung saang lugar. Mostly ginagamit ng mga tauhan niya. Habang nasa mall ay nakatanggap si Jeremy ng text mula sa kanyang assistant. Meron na silang lead kung saan nakatira si Mr. Cosmos. Kaya naman,
Inuutos niya na nitong hanapin at ipahuli as soon as possible. Nawala rin ang mga tauhan dati ni Mr. Cosmos dahil sa pagkalugi ng kumpanya nito na galing pa mismo sa pera ni Jeremy ang pinagawa. Inside job ang ginawa ni Mr. Cosmos habang nagtatrabaho siya kay Jeremy. Look, Jeremy. Bagay sa'yo. Sakto itong damit for the four of us. Masayang wika ni Thalia. We can't buy here. Hindi pa naman natin alam ang gender ni baby. Sumang-ayo naman si Thalia. Ano na lang bibilhan natin? Bawal din tayong bumili ng panghigaan, damit at kung ano-ano pa dahil masama daw yun. Pamahiin ba, kumbaga? In the end, ay nag-window shopping na lamang sila. Okay na si Thalia na ipinalibot ang tingin sa paligid. Busog na ang mata niya habang ang anak naman nilang si Peter Casey ay hindi magkamayaw sa Bill Moco ron. Bili mo ko niyan. Siyempre, binili na lang nila. Wala naman silang choice. Hapon na sila nung nakauwi. Ginawa nilang instant boy si Jeremy. He paid na sa mga binili. He became their maid pa. Hindi naman makatanggi si Jeremy. He is a human. A husband. And a father. Walang binilnaryo kapag si Thalia ang kasama. We would not have thought na inaalipin ni Thalia ang isang respetadong bilyonaryo na naliligo sa pera. Mahuhuli na kaya ng tuluyan nila Jeremy si Mr. Cosmos? Bukod sa panggigito ni Mr. Cosmos sa katotohanan, ano pa kayang kasalanan ang nagawa nito at hindi mapapatawad ni Jeremy? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!